Ang isang tahanan ay hindi maitatawag na tahanan kung walang nakapaloob na pamilyang nagmamahalan. Ngunit, maitatawag pa nga bang tahanan kung mayroon niyang pamilya ngunit wala namang pagmamahalan ng pamilya. Tungkayan natin ang storya na ito. Nay! Tay! Magandang hapon po. Nakuha mo na po report card ko. Naka-90 po ako sa match. Hindi po ba kayo nagunawa? 90 lang? Sa tiyo pa nakakatuwa yung grades na yun? Nataas naman po grades ko. Wala namang itataas yan. Wala ka talaga kwentang bata. Ikaw, wala ka na talaga nagagawang mabuti para sa pamilya natin. Pumunta ka na nga sa kwarto mo. Kinabukasan sa kanilang paaralan. Napansin ng mga kaibigan na ang kanilang kaibigan ay kanilang malakot at may malalim na inisip. Uy, ba't parang tayo may kikip kayo? Yan eh, kung sabi nga natin. Alam mo, pre, okay lang yan. Basta tandaan mo, nandito kami para sa'yo. Kahit gano'n man kasakit ang hinaharap mo ngayon, alalahanin mo na pamilya mo pa rin sila, Kip. Magulang mo sila. Basta, mahal ka pa rin nila, Kip, sa loob. Tulad ka. Halika na, Kip. Uuwi na tayo. Nung makaalis ng pamilya ni Kip, ay nag-uusap ang magkakaibigan kung paano nila makakausap ng maayos ang magulang nila, Kip. Kung sabihin ang kanilang nais sabihin. Kailangan natin sa ating magulang ni Kip. Oo nga, pero paano natin magagawa ngayon? Siguro, pag sundutin siya, kausapin natin. Sige. Kinabukasan, habang susunduin siya ng mag-asawa ang kanilang anak. Hasada! Excuse me po, ma'am, sir. Maaari po ba namin kayong makausap? Sino naman kayo? Kami po ang mga kaibigan. Pinaasap po kami sabihin. Nung kinausap po namin si Kim, sinabi po namin ang kanyang problema. Sinabi niya po sa amin kung paano po kayo makitungo sa kanya. Napapansinin po namin na kumakayin ni Kim sa ating mga baba po ang kanyang mga grabe. Ayun po namin siya nasasalita. Kaya nga po, pamilya po kayo. Sabali, kahit gano'n po kalaki ang problema ang hinahanap nyo, dapat nagmamahal po kayo at nagtutulungan po. Ang bawat problema ay may solusyon. Sa bawat buhay ay may kahirapan at kaginhawaan kang mararanasan. Sumabay lang sa agos ng buhay at huwag na magsusuko gaano man kabigat ang problema. Sa huli, sarili at pamilya mo lang ang katuwang sa buhay. Thank you.